gusto ko lang po i-underscore yung importance nitong pundo na ito sa problema natin sa insurgency. Una-una, Mr. President, pwede bang matanong yung ating good sponsor kung nakapanligaw ka na ba ng isang babae na mayroon ng matagal na boyfriend na gusto mong agawin yung babae? Ha? Very, very incriminating naman po yung mga tanong ng senador. Very incriminating. Matatamaan po yung sagot natin. Bukod sa niligawan, pati yung nanligaw, medyo may tama rin po. Yung binata ka pa, Mr. President, na mag-good sponsor, yung binata ka pa. Kung yep. Hindi, with the permission of the Senate President, can Senator Bato Dela Rosa repeat his question? Pwede bang si Senator Recto na lang ang sumagot nung tanong ni yeah, Mr. President? Si Senator Recto na lang ang sumagot nung sagot ni yung tanong ni Senator Bato. Ang tanong ko ay to our Senate President pro tempore. Yung tanong po ninyo sa chairman ng committee. Okay. Kung nakapagligaw ka na ba ng isang babae na meron ng boyfriend na matagal na gusto mong agawin yung babae? Kasi kung hindi pa, I would like to share with you my experience, Mr. President. Ganito po kasi yun. Mr. President, with the permission of Senator Bato, pwede kong sabihin kasi si Sunny Hu yung pinag-aagawan eh. Hindi niya kailangan mang agaw. Thank you to my seatmate for her kind exaggeration. Thank you, Senator Binoy. Thank you. The same thing happened to me before. Sure, Senator Lapid also was the object of affection of many, Your Honor. Kaya, Mr. President, nabanggit ko po ito. What is the example for Senator Dela Rosa? Please expound. Yes, Mr. President, nabanggit ko po ito dahil itong ating sitwasyon ngayon sa insurgency ay hinahatulad ko ito sa panliligaw kung saan itong ating mga kanayunan, itong 822 barangays na na-cleared na ngayon ng ating pwersa na kasundaluhan at kapulisan, ay 50 years in the making po ito na nililigawan ng ating mga kasundaluhan at kapulisan para mapunta yung simpatiya nila sa ating gobyerno. Now ngayon, nung napunta, nakuha na natin yung kanilang simpatiya, na-clear na natin ang barangay, ang NPA ay napalayas na, kaya ito nakuha ng ating gobyerno, sinabihan ng ating mga tropa ito na kayong mga taga-barangay, huwag na kayong pumunta sa NPA. Dito na kayo sa amin sa gobyerno because meron kayong maliwanag, very bright future kung kayo ay maniniwala sa ating gobyerno. Huwag na kayong maniwala sa NPA. Sabi ng taga-barangay, yung mga dating solid na supporter, mga masa ng NPA, ano makukuha namin sa gobyerno? Sabi ng sundalo, meron tayong diyang mga farm to market roads, mga school building na ipapalit natin doon sa inyong mga salugpungan schools na ginawa ng mga NPA na giniba namin. Papalitan namin yun ng mga schools. Bigyan namin kayo ng mga water and sanitation systems. Meron mga health stations, electrifications, agricultural livelihood and technical vocational training projects, assistance to indigent individual or families in any of the following forms of assistance: medical, burial, transportation, food, passport work, education. Sabi na yung taga-barangay, uy, meron palang ganun. So, dito na kami sa gobyerno. Matagal na namin hinahanap yan. Kaya nga kami naniwala sa NPA dahil matagal kami neglected by the government. Hindi kami pinapansin. Ngayon, nabibigyan pala namin kami ninyo ng ganyang mga projects, so dito na kami sa gobyerno. So ngayon, kapag tanggalin natin itong pundo na ito para dyan sa barangay development program na yan na nakalaan doon sa barangay sa LGSM, kung tanggalin natin yan, ano mangyayari? Wala tayong madeliver ng mga goods and services doon sa mga barangay na pinamisan natin.
Kung walang ma-deliver doon sa barangay, anong sabihin ng mga taong bayan doon? Alam niyo, napaka-importante po ang word of honor sa isang Pilipino. Yung pag nagsabi ka, dapat gawin mo. E ngayon, hindi magawa ng ating gobyerno dahil nawala itong pundo na ito. Anong sabihin ngayon ng mga taga-barangay? Mabuti pa, balik lang tayo sa NPA. Dahil nga, yung panahon ng NPA, ay, meron tayong mga natatanggap sa NPA. Meron tayong mga project dyan sa NPA, mga kalabaw, mga kambing, pinapalagaan sa atin sa NPA, then nakikinabang tayo. Yung panahon ng NPA, kahit na yung tinuturo ng mga salugpungan schools ay puro hatred, puro galit sa gobyerno, paano makipaglaban sa gobyerno, pero at least ang ating mga kabataan ay natututong magbasa at sumulat dahil sa salugpungan schools. E ngayon, hindi pala nyo gawa ng eskwelan yung aming barangay. So ano ngayon? Wala kayong word of honor, so babalik kami sa NPA. So itong 50 years na marami nang namatay ng mga tauhan natin dito sa 50 years na laban na ito, ay mawawalang saysay kung tanggalin natin itong punto na ito. This is the right time. Kumbaga, nasa tuktok na tayo. Pag hindi tayo makarating sa tuktok, slide down tayo, babalik, the same problem will occur